Yung pong August 14 year. Engineer, matalinong tao ka. Engineer ka pa man din. Imposibleng hindi mo alam ang trabaho mo. This is a controlled delivery. Yeah. And under Republic Act 9165, this is allowed. I think it's Section 3, Paragraph G of Republic Act 9165. It pertains to controlled delivery. Ibig sabihin, alam na ng mga otoridad na may papasok na illegal drugs. Pati Bureau of Customs, alam na po nila. At pati yung movement from the Bureau of Customs doon sa dapat lugar ng consignee. Alam na nila na illegal drugs ang kwan. As a matter of fact, the Bureau of Customs opened the container. This committee as to the documents being asked from Mayor Tumang, from the Notary Public, from the registered owners, and the Register of Deeds, if I'm not mistaken. Is that correct, Congressman Akop? So yeah. Thank you. The COMSEC is so directed. Congressman Dago. Thank you, Mr. Chair. Nandito po ba ang BOC? Yes, sir. Kindly, Mr. Chair, educate this representation kasi hindi ko po kabisado geographically yung SBMA to Mexico. So, but before I go to that line of questioning, may I just ask BOC, no, may apology kung naitanong na to in the first hearing kasi absent po ako. Paano po nakalusot yung ano from SBMA at nadala po sa Mexico, Mr. Chair? Good morning, Your Honor. Hindi po siya nakalusot, Your Honor. Actually, doon pa lang po sa loob ng pier, nahuli na po yun. And then, inilabas po sa SBMA, tin-run over po namin sa PDEA. And deconducted po yung controlled delivery operations nila. Okay. Kaya po inilabas yun doon sa SBMA. Okay, thank you. May commendation to BOC. Thank no? you, sir. Kasi yan po yung ano sa ways and means. Yan po din yung mga issue na yan na nakakalusot sa BOC at about this time. No? I would like to, this representation would like to commend BOC. Thank now, PDEA, Mr. Chair. Sinabi ni kanina ni Arde na transshipment, sa kanilang palagay, transshipment lang yung paglalagay sa Mexico. Kindly educate Mr. Chair this representation. Gaano po kalayo yung ano yung SBMA to Mexico? Nadadaanan po ba yan? Kung halimbawa papunta siya ng Maynila, nadadaanan po ba yung Mexico from SBMA, Mr. Chair? Again, good morning, Your Honor. Yes po, Your Honor, if manggagaling po sa SBMA, it takes around less than an hour to reach Mexico if you traverse through SCTEX and NLEX po. Mr. Chair, aside from Mexico, as far as yung transshipment issue is concerned, wala po bang ibang lugar na sa palagay nyo, kasi you are the expert in this, na sa palagay nyo, mas mainam na dadaanan nung mga ganitong drugs specifically? As per historical data po, sir, meron rin po sa Bulacan area na ginagawang transshipment point po. Katulad po yung nahuli nung 2020 dun po sa Marilao, na around almost 1 ton of shabu. So parang ginawa rin po siyang imbakan and transship mo, temporary na imbakan po papunta sa ibang lugar. Mr. Chair, sa palagay ba ng PDEA at ng PNP, yung warehouse po na yan na pinaglagyan na pag-aari ni Mr. Willie Ong ay sadyang itinayo for this purpose, sa palagay po ninyo, Mr. Chair? As for us, for Your Honor, we do not have any evidence na ginawa po yung warehouse specifically for that purpose of making it as a warehouse for illegal drugs. Mr. Chair, noong alam ko naman po na nandoon po kayo physically sa warehouse na to, as PDEA. Sa tingin nyo ba yung paligid nung area where that warehouse was constructed ay ideal po na paglagyan ng mga ganitong uri ng binabawal na ano?
Mr. Chair? As per my assessment, sir, medyo parang hindi pa po kasi tapos yung vicinity ng warehouse. So parang meron, kasi madali po siyang makita along the road. So in my assessment, parang hindi pa po siya tapos. So as per my analysis, parang napadaan, parang dinaan lang po doon sa warehouse na yun po yung shipment po ng illegal drugs po na yun. Di katulad po sa ibang mga nakukuha po natin na mga warehouse na kung nasan yung mga illegal drugs. Yung iba po kasi matataas yung mga bakod. Ito po, wala pa pong bakod na naitayo po doon sa warehouse na yun. However, yung warehouse po mismo is medyo malayo from medyo ilang meters rin po from the main road. So pag meron pong itatago doon, pwede po na nilang ikagad ipasok doon po sa warehouse. So in effect, tama po ba yung assessment ko sa sinabi nyo, 50-50 po siya. Hindi totally na hindi siya ideal as far as yung pagka-construct ng building is concerned, but doon sa madali ang pagtago ay ideal po siya. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Medyo convenient siya, pero yung in terms of yung security ng mga nagtatago, tama po kayo, sir, na hindi pa masyadong ganun ka-secure dahil madali pong matiktikan po. However, yun nga po, tama rin po yung sinabi niya na parang madali lang po. Kasi it takes only about less than 30 minutes po from the exit of Mexico, Pampanga, and Lex. Thank you, RD. Can I ask, Mr. Chair, PNP, pareho po ba kayo ng palagay sa PDEA doon sa mga tinatanong ko, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Kagaya ng sinabi, yung Pampanga is crossed by NLEX and SETEX. So drugs coming from Metro Manila, dadaan talaga sa NLEX from the south, and from the west, sa Bataan, Zambales, dadaan naman sa SETEX. Kaya nagiging transshipment yung mga marijuana naman na galing sa north ay para makarating sa Manila ay dadaan sa NLEX, SETEX NLEX sa Pampanga. Thank you. Engineer Soto, if I may be allowed, Mr. Chair, to continue. Ano po ba yung naisubmit na doon sa building permit nila, definitely inapprove mo, mayroon silang sinubmit na plano? Yes po, Your Honor, mayroon po. Ano po yung plano? Nakabakod po ba yung warehouse na yan doon sa plano? Yung plano po, Your Honor, nagsubmit po sila ng development plan na proposed po natin unit po na warehouse. Inuna lang po nila yung apat. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, may kasama po bang bakod na... Yes, Your Honor. Mr. Chair, I would like to request that the building plan be submitted to this committee para makita lang natin in relation doon sa assessment ng PDEA na sa ngayon, medyo halatado pa dahil wala pang bakod. Pero kung makita natin doon sa plano, kung mabuo na yon na nakabakod, so... Medyo may doda na tayo na for this purpose talaga yung warehouse na yun. That's the premise lang na inano ko dito, Mr. Chair. Now, last two questions sa Engineer Soto. Kanina, the chair asked you, bakit dalawa yung sinubmit mo na, inisyo mo na occupancy permit? Ano nga yung dalawang pizza na occupancy permit, Mr. Chair? August 25 po and August 14 po. Parehong taon. So, at kung tama yung natandaan ko kanina, ang sinabi mo ay ang totoo doon yung August 25. Yes po, Your Honor. At na-issue mo lang yung August 14 dahil nakakamali yung staff mo nung kumuha yung PNP ng certification. So, alin po ba ang nauna, Mr. Chair? Yung occupancy, bago sila naka-occupy sa building, o yun ang nangyaring raid? Alin po ang nauna? Yung occupancy po, Your Honors. Yung occupancy. So, alin po ba ang naunang pizza, Mr. Chair? Yung 14 o 25? Ulit po, Your Honor. Sabi mo, nauna muna yung occupancy. At yung occupancy permit ay inisyo mo noong August 25. Tama po, Your Honor. Kaya ka lang po
nag-issue noong August 14 ng another occupancy permit dahil humihingi sa iyo yung PNP. Kaya tinanong kita, alin ba ang nauna? Yung pag-occupy nila o yung raid na nangyari? Yung pag-occupy po. Yung pag-occupy. Kaya ang, I know, Your Honor. Yung ang sunod kong katanungan, nauna yung pag-occupy. Siyempre, hindi sila maka-occupy kung walang occupancy permit, di ba? So, definitely, nauna yung pag-issue mo ng occupancy permit before sila naka-occupy. So, ngayon, sinabi mo, kaya nag-issue ka noong August 14 dahil humingi yung PNP. So, alin ang nauna, pag-occupy o yung pag-raid? Your Honor, humingi po yung PNP po nung nag-raid na po. And then po, dahil manual pa po kasi sa amin sa Mexico po. Sagutin mo lang yung tanong ko diretsahan. No? Huwag mo nang explain. Opo, kasi nag-issue ka August 25. Yes, Your Honor. So, kung nag-issue ka ng August 25, more or less, maka-occupy sila sa building August 26. After you issued the occupancy permit. So, ngayon, nag-raid nung kailan PNP, PDIA, kailan kayo nag-raid? So, anyway, whatever is the term na ginagamit nyo, yung naano ninyo na doon sa warehouse, anong pizza po yun? Mr. Chair. With the indulgence of the Honorable. Yes, Congressman Dago. Yes. With the indulgence of Congressman Dago. For the information of the members, this is a controlled delivery. Yeah. And under Republic Act 9165, this is allowed. I think it's Section 3, Paragraph G of Republic Act 9165. It pertains to controlled delivery. Ibig sabihin, alam na ng mga otoridad na may papasok na illegal drugs. Pati Bureau of Customs, alam na po nila. At pati yung movement from the Bureau of Customs doon sa dapat lugar ng consignee, alam na nila na illegal drugs ang kwan. As a matter of fact, the Bureau of Customs opened the container. Kaya alam na nila na illegal drugs talaga yun at pupunta na doon sa kwan. Ang purpose lang po ng control delivery is para mahuli kung sino yung kukuha ng mga illicit drugs na yun. So, yun ang inaantay nila. Kaya napunta doon sa warehouse, doon sa Mexico, Pampanga, inaantay na may kukuha. Yun po yung istorya nito, Honorable Dago. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, for the explanation. No? Kasi hindi naman ako kabisado dito. Hindi naman to kuryente. Ang gusto ko lang maliwanagan, yung dalawang ano. So, anong pizza po, PDIA at saka PNP, yung nangyari talaga na nakapunta kayo sa warehouse na yon at na-verify ninyo na doon dinala. Anong pizza po yun? September 27. September 27? Yes, Your Honor. So, Mr. Engineer Soto, ang anong pizza po nag-occupy yung ano yung may-ari nung building na yun? Your Honor, hindi ko na po alam yung kung kailan siya nag-occupy po, Your Honor. Hindi mo na alam. Ngayon, kailan po kumuha si PNP? Si PNP kamo ang kumuha ng certification sa inyo? PNP o PDIA? PNP po ng aming Mexico po. Kailan po sila kumuha? After po ng ano, ng bypass po. After ng bypass. So anong pizza po yun? Anong pizza po yun? Pwede ko pong check sa mga documents ko. Yun. Sinabi mo na kanina kasi na August 14, uulitin ko lang. Okay, before we ask them to reply, let me acknowledge the presence of Congresswoman Gerville Luistro and on Zoom, Congressman Jill Bungalon. Yes, Engineer Soto, please reply. Yes po, I have here letter po kay Acting Chief of Police po. Yung pizza yung lang naman. September 11 po, Your Honor. September 11, so hindi August. So sabi mo kasi kanina, kaya nag-issue kayo ulit ng occupancy permit dated August 14 in release yun sa request ng PNP. Ay, hindi naman pala August yung request ng PNP, September. Bakit nagkaroon ng August yung, bakit nagiging August yung nagiging pizza? Hindi, Your Honor, ganito po kasi. Pumunta po sa amin sa office kasi po
police po yan, drugs ang usapan. Nanghihingi po sila ng name po ng owner nung kasi wala pong may alam, ang opisina lang po ang may alam. Dito lang po yung mga documentation po ng dahil dito pa lang po sila nag-apply, wala pa pong business permit. So, yung isa pong staff ko, dahil manual pa po kasi sa amin sa Mexico, yung po mga documents po nasa bodega, nagre-print po siya. Nagreproduce po si yung isang staff ko. And then nung nagreprint po siya, hindi po niya na-edit pala yung nireproduce niya. So, noon po September 11 nung nangingi po ng ang police station po ng copy, nagreproduce po siya. Yung nireprint niya po August 14 po yung naka-date pala, hindi po yung August 25. Hindi, if I may, bakit yung PNP manghihingi ng occupancy permit sa iyo? Hindi po occupancy yung hiningi niya po, hiningi niya po pangalan po ng owner at saka po yung address niya. Kaso po yung okay, available po namin. Okay, kung pangalan ng owner ang hinihingi ng PNP, eh bakit ka nag-issue ng dalawang occupancy permit? Yun po kasi yung available po namin na nandun po yung mga pangalan. Yun pong, actually yung pong... Wala naman pinagbago sa in-issue mo eh. Kung ano yung in-issue mo at detalye dun sa August 14 is the same detail na nandun sa August 25. Hindi except, po, Your Honor. Except yung location at saka yung petsa mo na ano. Hindi po, yung mga resibo po. At saka po kasi, pag mag-release po kami ng occupancy permit, kailangan muna po yung K-Fire Department, yung pong certificate niya. Hmm. So yung pong August 25 po, yung pong August 14 talagang hindi po ako makakapag-issue ng occupancy permit dahil wala pa po yung kay certificate po ni Fire Department. Hindi, yun nga, so hindi yung ka makakapag-issue ng August 14. Yes po, Your Honor. Pero meron kang in-issue at pinirmahan mo. Yun nga po, Your Honor. Kanina, nung tinatanong kita, kaya nagkaganon, naging dalawa yung in-issue mong occupancy permit kasi may nag-request sa'yo. Opo, Your Honor. Umihingi ng detalye. Hmm. Pinalulusutan mo ako eh. Hindi ano po, eh? Yun po yung engineer. Mr. Chair. Anyway, medyo malabo yung ano mo yung sagot mo sa committee ito at saka sa tanong ni Congressman Dagook. Hindi mo ang nirarason mo kasi kanina engineer that the reason why you have two occupancy permits na pinirmahan mo is dahil sabi mo may nagtatanong at hindi kayo computerized. Opo, Your Honor. Parang flimsy yung excuse na yon, ano engineer. Parang hindi mabebenta yon. So hindi dapat ano there is a reason kung bakit dalawang beses ka nag-issue ng occupancy permit. Yung raid nangyari September eh. Yes, Your Honor. Yung permit mo inisyu mo August pa eh. Pares naman po. Oh, August, eh bakit manghihingi yung police ang PNP ng detalye sa iyo na September pa mangyayari yung raid eh. Ibig sabihin advance sila nang hingi sa iyo ng information. Hindi po, Your Honor. After po ng raid po, doon po sila nanghingi ng information po, Your Honor. Kaso po, yung nabigay ko nga pong information sa kanila, yung na-reproduce po, Your Honor, mali po yung pagka-print nila. Tapos po, nung binigay po sa akin ng staff ko, pinirmahan po na po na hindi ko alam po yung mga yung date po pala na tinype po niya, eh mali po yun. And hindi ko naman po alam na magagamit dito sa, nakakala ko po sa kanila lang po, Your Honor. Pero alam mo na dalawa yung pinirmahan mo. Ngayon na lang po, Your Honor. Pero yung pong procedure po, since building permit at occupancy permit po, August 25 po, Your Honor. Pero meron kayong logbook dyan eh. Di yes, ba? Your Honor. Meron po. Paano mong sasabihin? Congressman Dagook, you may continue. Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, tingin ko kaya ka nag-issue ng August 14. Ang original na in-issue mong occupancy permit is August 14. August 25 po, Your Honor. No, pero nag-issue ka ng August 14. Hindi po, Your Honor. Ano yung August 14? Nanghingi po ng copy yung pong PNP po noong September 11 po. After po ng drug bypass operation. Kaso nga po, Your Honor, nung nag-reprint po siya dun sa computer po, yung staff ko, nireprint po niya yung occupancy permit. Mali pala po yung date. And then, pinirmaan ko naman po, tapos binigay ko po kay PNP. Tingin ko, ang original na in-issue mo is August 14. Kaso nung nalaman mo sa PNP na kumukuha na yung PNP ng ano ng permit sa iyo ng occupancy. Natakot ka kasi walang requirement yung August 14 na in-issue mo. Kaya ka gumawa ulit ng August 25 na occupancy permit kasi yung original na August 14 na in-issue mo, wala kang mga requirements. Nag-issue ka ng occupancy permit nang wala kang requirements. Ngayon natakot ka nung humingi na yung PNP ng August 25. Kaya ka gumawa ng occupancy ulit. Anyway, Your Honor, yung pong August 25 po, may mga attachment po talaga yon. Yes, may attachment. And yun. Then, kaso yung August 14, walang attachment yun. Kaya gumawa ka ng panibagong occupancy permit. August 11 pa po kasi, Your Honor, nagbayad na po siya. Pinagbayad ko na po siya sa
treasurer's office. And then kung... Pero occupancy permit kasi may mga requirements yan eh. Yes, Your Honor. Oh, so nag-issue ka ng August 14 ng occupancy permit na walang requirements. Ngayon, tinanong na ng PNP, hinahanap na ng PNP, kinabahan ka dahil nag-issue ka ng August 14 na walang requirements, kaya ka gumawa ng panibago para ma-correct mo yung mga dokumento. Huwag na tayong magsinungaling din yung trabaho ginawa mo. Your Honor, yun pong until August 14 po, kompleto na po yung requirements niya. Hinintay ko na lang po yung fire department po, Your Honor. Hindi ka pa rin po pwede mag-issue ng occupancy permit na walang fire eh. So, itinama mo lang ng August 25 lahat yung dokumento, pero sa totoo lang, nag-issue ka ng occupancy permit nang kulang-kulang sa dokumento, na kulang-kulang sa requirement. Yun pong August 14. Engineer, matalinong tao ka. Engineer ka pa man din. Imposibleng hindi mo alam ang trabaho mo. Hey, sir. Mr. Chair, tataposin ko. So, para for the interest of time, this representation would like to request from the office of Engineer Soto, no? Yung mga sinubmit na requirements, no? Yung requirements prior to the issuance of occupancy permit. Makikita naman po natin doon yung mga pitsa. Kailan inisyo ni Bureau of Fire, etc. So, in relation to that, may request Mr. Chair na kay Mayor Gonzales na yung validated talaga na documents. Kasi I agree with the observation of Representative Kung Ho na yung tama mo talaga, yun din yung ang tamang pitsa nag-issue ka is 14 kahit kulang-kulang ng mga documents. Ngayon nung naghingi si PNP ng certification, nagtanong sino yung may-ari doon, sumagi sa isip mo na baka magkakaso to, pina-occupy mo na ng nag-issue ka na pero kulang-kulang pa ng requirements, hinabulan mo ng August 25. Kasi ganito yung inconsistency mo, no? Ano yung definition mo sa nag-reproduce? Ano yung definition mo sa nag-reproduce? Sabi mo kasi, yung staff ko kasi nag-reproduce kasi manual pa kami, tapos hindi niya na-edit. Ano yung definition mo sa nag-reproduce at saka yung manual? Yun po kasing, yung, wala pa po kasi kaming system. Wala pa kayong system? No, po, Your Honor. Pero, ang ibig mong sabihin, manual, typewriter lang. Hindi po, Your Honor. Ibig sabihin, kakalkalin po namin lahat yung mga dokumento po, Your Okay, Honor. So ano yung reproduce? Ibig mong sabihin na... Nasa computer na po. Nung pag-reproduce ng staff mo? Nasa computer, sa computer. Po, Your Honor. So, ang ibig sabihin kayo na yun yung kasi ng reproduce, parang the same document na nireproduce, yung nag-print lang ulit ng panibagong kopya. So, bakit magkaroon pa ng magkaibang pitsa kung pare-pareho yung document? Kasi nauna yung 14, kaya tinanong kita kanina sa kalendaryo, anong nauna? 14 ba o 25? Siyempre, 14 ang nauna. So, paano i-edit ni 14 yung 26? So, hindi pa nag-exist yung 26 kasi huli yun. Hindi pa nag-exist yung building permit na yun. Mr. Chair. Bakit i-edit siya ni 14? Your Honor, pwede naman po kasing hindi ko sila bigyan ng occupancy permit. Pwede pong building permit o kaya po yung mga... Hindi, nilihis mo yung issue dito. Your Honor, meron po... Ang nauna sa pitsa, 14 po bago yung 25. Mr. Chair. Ngayon, pag nag-edit ka, paano mo i-edit yung 25? Na magiging 14. So I think no need to I'm just establishing point na may mali kang palagay ko mayroon kang ginawa na diyan sa building na yan. So thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you Congressman Dagoap. Congressman Kung Hoon. At saka pag nag-reproduce ka, sinisirox mo lang yung dokumento. Produce. Hindi mo na tina-type ulit. Your Honor, meron iba yung po. Iba yung nagta-type sa dinoduktor. Your Honor, meron pong yung sa'yo, dinoktor mo yung dokumento. Your Honor, meron pong affidavit of explanation po yung nag-edit po mismo, Your Honor, yung pong staff ko po. Ginagawa mo na yan para protektahan ka rin. Sino yun? Si Pre. Ano yung babae na laki?